Nagbitiw sa pwesto si Customs Commissioner Ruffy Biason matapos kastiguhin ni Pangulong Noynoy Aquino ang kanyang ahensya sa State of the Nation address nito kahapon. At kaugnay nito, makakapanayam natin mismo si Customs Commissioner Ruffy Biason. Magandang umaga po, Commissioner Biason. Yes, magandang umaga, Kara, at sa lahat ng tagapanood. Magandang umaga po sa inyo. Okay, sir, kahapon po ay medyo mabigat po yung mga binitiwang salita ni Pangulong Noynoy Aquino laban po sa ilang ahensya kasama na ang Bureau of Customs. Ito po ba, ito pong pagbibitiw ninyo sa pwesto, ito ay direct reaction po ng ginawa pong pagkastigo kahapon sa Bureau of Customs? Yes, no, kasi ito naman po ay minomonitor ko yung mga pahayag ng Pangulo at nang marinig ko yung mga pahayag niya tungkol sa batiko sa Bureau of Customs, ang unang-unang reaction ko ay maghandog ng pagbibitiw, no, dahil bilang isang hepe o yung namumuno ng ahensya, siyempre yung principal command responsibility ang ating tinitingnan dito. At ang ating pananatili sa pwesto ay nakabaang pagbaang batayan lang namang yan ay ang kumpiyansa ng Pangulo dahil ako isang presidential appointee. Kaya direct ako agad-agad, no, within minutes, no, ilang minuto matapos ang kanyang State of the Nation address, ay nagpadala ako agad ng isang mensahe direkta sa kanya, no, sa pinakamabilis na paraan, ang pag-offer ko ng resignation. No? At may sagot na ba o may tugon na ba ang Pangulong Aquino dito sa inyong pagre-resign? Well, ilang minuto rin matapos ko napadala yung mensahe ko, ay sumagot naman siya. No? Direkta rin ang reply niya sa akin. At sinabi nga niya na in his words, to quote yung words niya, no, sabi niya, "You and I know the difficulties of doing reform in your agency. My confidence in you remains the same." Yun yung reply niya sa akin. No? Okay, okay. Dahil sinabi ko nga na ang aking pananatili dito ay nakabatay lamang sa kanyang kumpiyansa. Okay, paano niyo po, sir, linawin lang po natin, paano niyo po, sir, nakausap kahapon si Pangulong Noynoy Aquino? Kasi may nabasa pa po kami... Ako ng text message. Ah, no? Text message. Oo, kasi may nabasa pa kami yung tweet ninyo eh. Yung mga tweet ko ay ilang oras na matapos yung exchange namin. No? Uh-huh. Hindi po kasi ako naka-attend ng SONA kahapon. Wala ako dun mismo sa plenaryo. At nagmo-monitor lamang po ako sa labas. Nung immediately na natapos yung kanyang speech, no, at bumaba na siya mula doon sa podium, doon ako nagpadala ng message. Mm-mm. Mm-mm. Dahil isa, medyo very informal po yon, pero yun po kasi aming madalas na pagkakataon na mag-communicate through text messaging. So immediately ho, agad-agad kong pinadala yung mensahe na inaalok ko yung aking pagbibitiw, lalong-lalo na kung wala na siyang kumpiyansa sa akin. Pero sinabi naman at ganun po din na naman yung reply niya. By, sige po, sir. Ganun din naman po yung reply niya agad by text message din, no? Hindi rin ho nagtagal at nagsabi nga siya na naunawaan niya yung hirap ng reformang isinusulong natin, ngunit nandun pa rin naman daw po ang kumpiyansa niya. Okay, bago po ba itong SONA ng Pangulong Aquino kahapon, may inkling na po ba kayo or may idea na po ba kayo na hindi na siya kontento sa inyong pamamahala sa ahensya? Well, ano, no, masabi naman natin, kontento siya kasi sinabi nga may kumpiyansa pa siya. No? Pero yung pagbati ko sa ahensya, may natunugan tayo, no, na ganong klaseng mga sasabihin sa SONA. Although tayo pa ay sumulat talaga sa kanya para humiling na maging priority agenda yung ating sinusulong na Customs Modernization Bill at inasahan ko sana na mabanggit sa SONA, may information nga tayo na may mababanggit na batikos ang Pangulo. Para sa akin naman po, positive or negative, basta nabanggit sa SONA ay makakamit na rin ho natin yung objective kasi ibig sabihin po nito, nasa priority ng Pangulo ang mga hakbang na gagawin sa customs. Mm-mm. At mas mainam din nga po na sa harap mismo ng Kongreso ang pahayag ng Pangulo at sa harap ng taong bayan para maunawaan din kung ano mang mga measures na gagawin dito sa Bureau para maisakatuparan yung ganong klaseng reforma na nais niya mangyari. Okay, sir. Sa ulat po ng Department of Finance, mahigit 200 billion pesos daw ang kita na ang sabi nga nila dumudulas lang daw at hindi napupunta sa kaban ng bayan. Ano po reaksyon niyo dito? Well, kailangan kami mag-reconcile ng figures namin. No? Actually, yun yung isang initial report na napapag-usapan.
kami, yun nga ang effort ngayon ng DOF at saka ng BOC para makukuha tayo ng tamang trade statistics para mas magkaroon ng accurate na estimate. No? Pero yun pa rin yung figure na tinitingnan natin para po for purposes na meron tayong reference na magamit. Ano? Yan po ay hakbang na pinagtutulungan din namin ng DOF para ma-address natin yung shortfall na yun. Sir, do you think the president was unfair sa pagkastigo niya sa Bureau of Customs or expected naman po ito? Alam niyo, kung natatandaan, papaalala ko lang sa mga taong bayan, ano, sometime April, ako mismo nagsabi na isa sa mga posibleng solusyon ay buwagin ng customs at simulan from scratch. Kasi ganun ho yung ginawa sa ibang bansa, no, na they practically fired everyone and then rehired new people. Isang drastic measure yun. Ako mismo nagsabi nung April na isa sa mga options na pag-aralan yun. No? Actually, may mga bumatikos din sa statement ko na yun. Kaya yung statement naman ng Pangulo sa pagbatikos sa Bureau of Customs, may pinanggagalingan. No? Yun nga yung ating laban na sinisimulan dito. Nung kinuha naman niya ako para maging hepe ng Bureau of Customs, yun naman talaga yung mission na binigay. Yung problemang yan ay matagal na, henerasyon nang umiiral. No? Kaya nga ang hinahanapan ay yung mas matagal ang solusyon. At yun yung mission na binigay niya nung ako yung unang pumasok. Siguro ito ngayon, mas direct ang pinagsabihan na sa harap ng publiko, ang lahat ng taga-bureau, hindi lamang ang commissioner. Kaya nga po naman, sabi nga natin, ngayon na ang commissioner mismo gumawa ng unang hakbang, no? Matapos batikusin ng Pangulo ang buong ahensya at sinabi nga saan pinagkukunan ng kapal ng muka nung nanatili. Kaya nga unang-una ako na naghandog ng aking resignation dahil hindi ko naman mas maisip na may kapal akong muka na manatili kung wala siyang kumpiyansa. Ngunit nagsalita naman ng Pangulo na may kumpiyansa siya sa akin. So ang tanong ngayon sa mga kasamahan ko sa Bureau, sino ang susunod na tutugon doon sa panawagan ng Pangulo? So, what's next for you, sir? Hanggang kailan po kayo mananatili dyan sa Bureau of Customs at sino po ang hahalili sa inyo, sir? Well, una, ang ano naman talaga, kung nandyan pa ang kumpiyansa ng Pangulo, mananatili tayo. Pero, ang sa akin naman, pinag-iisipan ko rin if this is all worth it. No? Kasi ang nangyayari, ang palaging magiging sacrificial lamb, no, is the commissioner himself. Although sabi nga, command responsibility. Pero kung titingnan po natin ang kasaysayan, nagpalit-palit na tayo ng commissioner ng ilang beses. No? Sa totoo lang, pag tingnan nyo ang history ng Bureau, mabilis ang turnover ng commissioner. Pero yung tinatawag na kalakaran, naririyan pa rin, umiiral, pasa-pasa lang rin. Hanggang kailan natin hahayaan na yung ganyang klaseng kalakaran ay magpatuloy? Kasi naiisip nga natin, matanggal lang ang commissioner, okay na. Kasi nakakaligtas yung mga makakapalang mukha na nananatili sa pwesto ng matagal. So siguro yung reforma, kailangan talaga malawakan na tingnan natin ang responsibilidad. Hindi lamang hanggang commissioner, hanggang down the line talaga. At yun yung mensahe ng Pangulo kahapon. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Commissioner Rufy Biason ng Bureau of Customs. Salamat po. Maraming salamat. Maganda umaga.